Good day everyone! Welcome back again for another Preg Sailing here from Cavite Home Search. Narito tayo ngayon sa Baang Hari Extension, formerly known as Open Canal Road. So ang lawak na tulip nito ngayon dahil magiging highway na ito. Narito tayo para i-feature ang isang single attached unit. Yan nga po ay si Lanelo Heights by Masaito Homes. Ang ganda ng location niya kasi po hanap niyo po ay within reach niyo lang po yung mga major establishment. Tadig na ito ang best po para sa inyo dahil alam niyo ba kung bakit? Ang lapit niyo lang po or walking distance lang po niyo po ang SM City General Trias, ang isa sa pinagmamalaking, pinakamalaking SM na itatayo dito sa Cavite. At ang isa pa, malapit lang kayo sa lahat ng major establishment na itatayo. Kailan lang po groundbreaking na po ang Uniqlo dito sa River Park. Isa pa sa kagandahan po ng Lanelo Heights, malapit kayo sa ginagawang Calax. I am Jinky Abeng, your PRC accredited real estate salesperson, and inviting you to please like and subscribe my YouTube channel, Cavite Home Search. Let's start! Dito tayo sa kanan, papunta ng Lanelo Heights. Yan, diretso po yan, papunta na po yan ng Imus. Or ang lusot po niyan ay dun sa may District Mall. And then, dire-diretso lang po yung Daang Hari Extension. Dito sa kanan natin, papunta naman po yan ng Lancaster. Yan, mula po dito, less than 1 kilometer or nasa 800 meters lang po, nandun na tayo sa Lanelo Heights. Malawak na rin yung kalsada nila dito. Before kasi ang ganda lang yan. Yung mga nasa 6.5 meters lang yan before. So ngayon nilawakan na siya. Nasa 12 meters na lang. Gate ni Lanelo Heights. So sa ngayon pala, ongoing na yung pagbubungkal dyan dahil sa tabi po ni Lanelo Heights, yung gagawin pong Calax Expressway. Ganda na ng community nila kasi sa ngayon po may mga existing unit owner na po dito. Si Bea, si Brenda, si Chelsea. Ang ganda ng post office na pala niya. Narito na tayo ngayon sa Lanelo Heights dito sa Barangay Pasong Camachili 2, General Trias, Cavite. So si Lanelo Heights po ay existing subdivision na. So marami na tayo ditong mga ma-o-offer na RFO units or ready for occupancy. Bago sa inyo ipakita yung mga model unit or yung mga project unit na offer nila, apyawan lang natin yung kanilang amenities dito. So meron sila ditong parks and playground. Ayan, nandito lang yan sa bungad ng subdivision. So pagpasok po natin mula dun sa entrance gate, madadaanan natin itong kanilang parks and playground and ang kanilang clubhouse at ang kanilang basketball court. Ayan. So, dalawa yung, two court yung basketball court niya. At makikita nyo naman po, may mga tayo na tayo ditong units. So, ganyan yung mga deliverable units nila dito kay Lanelo Heights. Isa pa sa kagandahan po nitong si Lanelo Heights, tatabi nyo lang po si Calax. So, yan, madadaanan yung Calax na ginagawa. Sa ngayon, nagbubungkal na po dyan. So,
So, dalawang phase po itong si Lanelo. Isang phase 1 at isang phase 2. So, simulan na po natin yung isa sa mga unit nila dito, si Brenda Sigel Attach. Si Brenda Sigel Attach unit ay may lot area na 77 square meter at may floor area na 60 square meter. 2 bedrooms, 2 toilet and bath. And complete turnover po siya. So dito, meron tayong car parking, cemented car parking. Meron tayo ditong sukat na 3 meters, yung width niya. And may length tayo dito na 5 meters. Dito sa kanyang pocket garden, meron din tayo ditong sukat na 4 meters mula dito hanggang dun sa boundary line ng property, meron tayo ditong 4 meters. And mula sa pasad ng bahay, mula doon sa kanyang property line ay meron tayo ditong 3 meters. Next, let's go dito. So mula dito sa kanyang wall, meron pa tayo ditong space na 2 meters. So makikita nyo yung space dito, hindi po ito sakop ng minimum cut ni Brenda. So irregular cut unit po itong kinatatayuan ng model unit. So dito naman tayo sa kanyang setback. So dito yung rear side or yung setback area niya na gagawin yung service area. Meron pa tayo ditong 2 meters. Dito, nakalocate na yung kanilang mga downspout. And may outlet na rin po tayo dito. And meron tayo dito yung daluyan ng inyong water. So, pag maglalagay pa kayo ng faucet dito, yan yung location niya. And yung kanyang door or back door ay marine plywood. Let's go inside na po. Okay, upon entry, so meron tayo ditong small canopy, may ilaw, and meron tayo ditong step papasok dito sa ating loob ng bahay. So yung kanyang door ay solid wood, naging yung hambal niya po ay solid wood. So yung deliverable niya, complete turnover, kaya naman po naka-floor tiles na tayo dito. 60 by 60 yung ginamit. So living area. Ang kagandahan dito, ang laki ng kanilang sliding window. Aluminum sliding window. And so dito natin yung ating dining table. So ang kagandahan sa kanyang staircase, meron tayo dito ang storage area. So naging storage area na talaga siya. Okay, next. Dito naman yung kanyang kitchen area. So, complete na rin siya. Meron tayo ditong, ayan, meron tayong basin. And meron tayong mga cabinets dito. So, kung gusto nyo pang ma-expand to, pa-improve nyo yung inyong service area. Next is our common toilet and bath dito sa first floor. So, maluwag yung ating toilet and bath. Complete fixtures. Ayan po, makita nyo na. And next, let's go upstairs. So, yung kanilang hagdan dito, yung staircase, cemented po talaga siya. Mula dito sa foundation niya up to sa landing niya. And ang kanyang handrail, solid wood. And then, yung railings po natin ay tubular. And yung kanyang mga steps, naka-vinyl planks na rin po. Ang tibay nung hagdan, no? Kaya pag ginanon natin, hindi talaga siya uuga. Dito sa second floor, naka-vinyl planks yung kanyang flooring. Okay, let's go dito sa first bedroom. Let's go po. Ito yung first bedroom niya. Itong kanyang wall partition dito ay solid. Cemented. Pero dito, naka marine plywood po tayo.
Ang ganda talaga dito, well-ventilated talaga yung mga rooms niya kasi ang laki nung kanyang sliding window. Hindi naman kalak yun. So dito mula sa model unit ni Brenda. So mula dito sa model unit ni Brenda, matatanong po natin yung Daang Hari extension or yung formerly known as Open Canal. And then doon po, naglalandeb na po ang SM City General Fitness. So ang ganda talaga ng location ni Danilo. Next is our master's bedroom. So dito tayo sa master's bedroom. May mga bintana rin po tayo, sliding window yan. And bakit ko sinabing master's bedroom? Kasi meron tayo dito, toilet and bath. Ayan, same as nung nasa baba, complete fixtures na rin po siya. And dito sa ating master's bedroom, narito yung pintuan papunta dito sa ating small balcony. So itong balcony natin, kung gusto nyo pa itong palakihan, additional expenses nyo as part of your improvement. So yan, hanggang doon sa inyong property line para mas malaki yung inyong balcony. For the recap, si Brenda single attached unit ay my lot area na 77 square meter and my floor area na 60 square meter. 2 bedrooms, 2 toilet and bath, and with car parking. Para bigyan po kayo ng sample computation, meron po sila ditong 2 financing. Isa nga po ang bank financing at Pag-ibig financing. Reservation fee of 20,000. Total contract price, 4.6 million. For Pag-ibig computation ay ito. At for bank financing naman po ay ito. Ayan po, kung nagustuhan nyo si Brenda single attached dito sa Lanelo Heights, magpa-tripping na po kayo at kontakin nyo na po ako sa aking contact details, makikita nyo sa comment section ng vlog na ito. Again, I am GK Aben, your PRC accredited real estate salesperson, and we give the best assistance in buying your own home. Thank you!